they were trying to be nice to you na nga, tapos sinapagba mo yung pinsan niya. Wait, Willie, yeah, they're not nice. You can call them anything but nice. Alam mo kasi, Marian, ang problema mo, napaka-antisocial mo kasi. Kung siguro sasabihin sa'yo ng mga tao na before you're 20, eh, magbe-menopause ka na kasi you have an attitude problem. Attitude problem? Sino kaya sa ating dalawang may attitude problem? Sino kaya nagpasiklab, na uminom ng beer, at nalasing? In front of your Athenian friends? Hindi na ako nalasing, eh. Tipsy lang yun. Alam mo, it is useless talking to you, kaya I will not call you later. Pare, Sorry. Tumitingin sa dinadaanan, eh. Okay lang, okay lang. Oh no, it's you again! Paano naman kasi? Lagi ka nalang haharang-harang sa lahat ng dinadaanan ko. You know her? Yes, we met. I'm sorry. Bye. Miss? Miss? You're with Love Thoughts, Love Lines. And I'm Ronnie Knight, keeping you company for the next 3 hours. I have a very different letter here because, well, this letter is addressed to me. And the letter sender is someone who prefers to be called Andy. His letter reads, Dear Ronnie, I listen to your voice every night. I listen to your music. Although we've never met, I feel that I know you. Sometimes, it's enough that you hear someone's voice to know that you can connect. Weird ba? I know that if we have the chance to meet, something special may happen. Malay mo. Ano ba yung pinakihinggan mo? I will wait for the day, but until then, you can be reassured that someone out there is very happy to hear your voice. Love, Andy. Well, Andy, I know you're listening. And your message is loud and clear. Masaya ako when I know I can give happiness. And, what can I say? Maybe a better answer would be this song. Andy, this is only for you. Hello? Yes, who's this? Yes? Where do you have my phone number and my name? Well, I accidentally got your organizer kanina when I got my things. Nandun ang name mo, your phone number, your address. Eh, gusto ko sanang isauli sa'yo. Baka you might need this. Like when? Like, I'm calling you from my car. I'm parked right outside your house. What? Well, if you can come down for a minute para... Bukuha mo na itong organizer mo. Are you alright? Wait lang ha. Just give me a few seconds, okay? I'll just, basta. Ta-da-da! Hi! Here's your organizer. Thank you. I'm sorry, yeah. I mean, you had to bring this all the way here. Baka na-istorbo kita. No, it's okay, it's okay. Kasi hinatid ko rin yung friend ko. Si Ossie. Diyan lang yan nakatira. Are you okay? Yeah, I'm okay. I'm fine. Baka you wanna come in for a while. Pero baka pagod ka or anything, whatever. Well, hihingi sana ng glass of water if that's okay. So you wanna go in? Well... Pwede mo rin ilabas yung baso ng tubig. I think you better come in na lang. Yeah, that's a good idea. Okay. Come? Yeah. Okay.
Mineral water yan. Kaya lang yung yellow galing sa faucet. Diba sabi naman nila yung tubig kapag na-freeze, eh namamatay yung bacteria? Mm. Your family? Yeah, my mom, my dad, my brother, my sister, the usual. Eh, kanino medals yan? Mine. Bakit parang jahe ka? Ha? Wala. Nababadoyan kasi ako sa mga ganyan eh. Actually, yung mommy ko lang naman talaga nag-i-insist na ipa-frame yung mga yan. Tapos, tuwing may bisita, yun, binibigay na yung history ng bawat medals. As if naman interesado yung tao. Alam mo, sa bahay ko nga, naka-frame rin yung mga medals. Pero, hindi sa akin. Sa kuya ko. Well, actually, yung kuya ko, wala siyang mga medals. Paano naman kasi muntik na siya na-kick out sa school niya. Iha? May kausap ka. Sino siya? Mommy, this is Gally. Good evening. Ay, ako! Meron pala ibang tao rito. Ayun ako, may... Sorry. Ang ayos ko, pasensya ka na, ha? Okay lang, ha? Oo. Daddy! Daddy! Daddy, dali, dali! Meron tayong bisita. Guy! Ano, ano? Sino? Sino ka mo? Daddy, meet the friend of our baby. Si... Naku, ano nga palang pangalan mo? Gary. Gary po. Hindi ko alam na may dumating na bisita dito. Hinatid ko lang po yung organizer ni Marian kasi I got it by mistake. Saan kayo nagkakilala? Dad, sa school. Sa school. Sa school? Naku, iho. Pasensya ka na, ha? Kasi lahat ng babes ko rito, maaga ko matulog. Kasi maaga silang gumigising para makaipon ng tubig para sa tangke. Alasin ko kasi na umaga kung dumarating ang tubig dito eh. It's alright po. Mom, Dad, we're okay. Maria, ikaw naman, hindi mo lang pinakain ang ating bisita. Okay lang kami, Ma'am. Iho? Opo. Nakakain ka naman ng Ensaymada Special? Ha? Ensaymada Special? Oo. Na merong ube at saka makapuno. Ako gumagawa. Alam mo, sa totoo lang, akala ko palalayasin na nila ako eh. You know, God, I really don't know what got into me. Pero, ang tagal-tagal ko na kasing gustong sabihin yung opinion ko. Ang feeling ko kasi, eh bakit pa? Eh parang kuting lang naman ako doon. But you know, when Mr. Balmaceda talked to me, ang feeling ko, wait, I have something to contribute. Bakit pa ako nag-aral-aral kung hindi ko rin naman magagamit yung... Ano ka ba? Daldal ako ng daldal dito eh. Nasa ibang planeta pala yung utak mo. Sorry, Babsi ah. Kasi meron ako na-discover kanina. Oh, ano na naman ang nasagap mong chismis? Sige nga. Babsi, break na si Eugene saka yung shota yung mga OCW. Oh, ano yun? Ay, did I tell you na hinulaan ako? At sabing, within this year, mamimit ko ang soulmate ko. Ni hindi ka nga pinapansin ng gagong yun eh. What makes you think na he's your soulmate? Eh, hindi pa naman kasi niya alam dahil wala pang chance. Oh, one more game! Hoy, anong one more game na naman? Antok na ako, Lester, ha? Babe, pwede ba? Sige lang, ano ba? Okay, good night, ha. Hoy, iingat sa pagmamaneho, ha? Oo, sir. Sorry, I'm really, really sorry. About what? Come on. You're sweet. Imagine. Pinabaunan pa ng ensaymada ng nanay mo. Hindi, inuubos na lang yan kasi walang bumili ng makumpuno ng ensaymada. So paano? Can I see you tomorrow? Okay. Ano oras yung last class mo? 3:30. Good. Mine ends at 2. Saan? Sa may parking lot? Okay. Good night. Night. Bye. Bye.
pareho ng kotse, ah. Ano apelido niya? Sa kanya ba yung kotse? Saan village niya nakatira? Marian, kinakakosip ito. Huwag akong direktahin, ha? Excuse me. Excuse me. Excuse me. Hoy! Oh, bakit? Yung ingay, 'di ba? Pinag-usapan na natin na bawal lang maingay dito. Ingay? Hindi 'yon ingay. Music 'yon. Nagko-compose ako ng music. Music. Well, siguro kung tapos na yung kanta mo, pwede nang matawag na music yon. Pero habang ginagawa mo pa siya, ingay pa yon. Eh, yung makinilya mo. Anong kaso ng makinilya ko? Ingay din yun, ah. Ah. Well, hindi kasi siya kasing ingay at kasing lakas kapag nagtitrip ka sa synthesizer mo. Jed, what's wrong? Wala. Naingayin lang sa music ko. Please lang, ano, hindi ko alam kung anong magagawa mo, pero pakihinaan lang yung volume. Matatanda na ang kapitbahay natin. Hindi na sila pwede magpuyat. Good night. Good night. Ano ba ang problema ng landlady mo? Matandang virgin. Alam mo yung moods mo, palala ng palala, ha? Pati gabi ko sinisira mo. Anong gabi? Alauna na ng umaga! Eh bakit lang sungit-sungit mo na naman? Eh paano? Kanina ko pag gustong umuwi, inuna mo pa yung pagbibilyan. Eh halos maduling na ako sa antok. Ano ka ba naman? Nagkakwentuhan naman kay ni Lisbeth, di ba? Alam mo, good night. Wala nang mapupunta itong usapang to. Si ate. Magandang gabi, ho. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Tinanong mo pa kung ano ang kagagawa nila. Hindi po, ate. Sinali lang po ni Marlon yung hiram po ng song hits sa akin. Alauna ng umaga, nagsusulian pa kayo ng song hits? Pumasok ka nga! Ikaw! Sige, ho. Tilihin ako. Babe!